Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagalob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong ikadalawampot isa ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel na gobernador ng Huda, kay Josue, at sa mga Israelita, sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y suma sa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking Espiritu. Kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos.
Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa siyon ay mabalik, sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulog. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila, ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Nawa po sa bawat pagpalakpak natin sa Poong Jesus Nazareno, kalakip po nito ang ating pagkilala sa kung sino nga ba talaga ang Poong Jesus Nazareno para sa atin. Na isang tanong na ibinigay niya no, sa kanyang mga alagad para nang sa ganon malaman din niya kung gaano nga ba talaga kalim ang kanilang pagkilala
kay Jesus. Yung bang malinaw ba sa kanila kung sino itong kanilang pinakikinggan? Malinaw ba sa kanila kung sino itong sinusundan nila at nais na sundan pa? Kasi ngayon po, no, sabi nga ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano ba ang sabi nila ng mga tao tungkol sa akin? Bakit yung mga sumusunod na yan? No, kasi bukod sa 12, may mga tao pang kung nasaan si Jesus, pupunta yung mga tao. Ano ba ang sinasabi nila? Ano bang nakikita nila sa akin? Bakit gusto nila ako? Bakit sila sumasama? Ano ang nakikita nila? Sino ako para sa kanila? At yun na nga, no, lumabas sa survey na marami ang sumusunod kay Kristo kasi akala nila siya si Juan Bautista. Akala nila isa sa mga propeta. Akala nila si Elias. Kasi may nakikita sila na mga bagay o katangian kay Jesus na nakita nila doon sa mga binanggit. Pero yun lang, no? Sabi nga, para bang nakakalungkot, hindi pa pala nila lubusang nakikita at nakikilala kung sino ba talaga si Jesus. Sa isang relasyon po, napakahalaga na nakikilala natin ang isa't isa. Marami po ang naghiwalay na. Marami po ang nagsulian na ng kandila. Nagkanya-kanya na. Sa panahon ng krisis, sa panahon ng problema, doon lumalabas yung tunay nating dahilan kung bakit tayo sumasama sa isang tao. Sumasama tayo kasi masaya siyang kasama eh. Sinasamahan natin siya kasi nakakapagbigay siya sa atin. Sinasamahan natin siya, sumasama tayo kasi mayroon tayong napapala at mapapala sa kanya. Eh ngayon po, nawalan ka ng trabaho, bumagsak ang negosyo, nagkasakit, kailangan mo ng tulong. Ngayon, yung mga dati mong kasama, mga kainuman mo, kabanding mo, kahapi-hapi mo, wala. Yun yung nakakalungkot doon. Na sana, at nawa, mas makilala natin ang isa't isa. At kapag nakilala natin, hindi ito maging dahilan para maghiwalay na tayo, kundi mas lumalim ang ating ugnayan. Kasi ito yun eh, siya talaga ito eh. Bahagi ito ng kanyang pagkatao. Kaya nga nung sabihin ni Jesus, no, sa kanyang mga alagad, eh kayo, sino ako para sa inyo? Sigurado ba talaga kayo? Kasi nung sabihin ni Pedro, ikaw po ang Mesiyas ng Diyos. Pag sinabing Mesiyas, ikaw po ang tagapagligtas. Ikaw yung ipinangako ng Diyos na magliligtas sa amin. At ipinaunawa niya ng magliligtas sa atin, kahit pasabihan siya, no, sinasabihan siya na stupid. Kasi Diyos nga, di ba, no? Diyos, pero nagpapako sa krus. Alam ba talaga natin? Maganda po kasi, no? Alam mo ba talaga? Kilala mo ba talaga ang pinupuntahan mo dito sa Quiapo? Yung tinataasan mo ng kamay, sa tuwing pumupunta ka, pumapasok, taas ka ng kamay dyan, no? Eh sinasabi ng, no, ng tinataasan natin ng kamay, uhusgahan, ipapapatay yan, magpapasan yan ng krus, maghihirap yan. Kasi sa ganong paraan, tayo maililigtas. Yung siya yung aako
no, ng lahat ng hirap sa iyong aako, ng lahat ng mga pagsubok natin para tayo mailigtas. Okay. Ganun po pala yun, no? Ngayon, malinaw na po. At mas lumilinaw pa at nakikilala natin talaga yung sinusundan natin. Kaya medyo maiintindihan na natin at mababawasan na yung tanong na, bakit ganun? Sumusunod naman ako sa iyo, bakit puro problema? Bakit ganun? Nagdebosyon naman ako sa iyo, pero bakit namatayan ako? Bakit ako may sakit? Sumusunod naman ako sa iyo, ah. So, sino ba ako para sa iyo? Sino ba ako para sa iyo? Ang tingin ba natin lang sa kanya, no, ATM machine, hingian lang ng pera, kapag hindi binigay yung inihiling mo, out, alis na ako dito, wala naman palang kwenta yan eh. Kung ganon ang ating pag-uugali, baka hindi pa talaga natin lubusang nakikilala kung sino ang Poong Jesus Nazareno. Kasi ang isang malinaw, ito po, no, tandaan niyo po, ang isang malinaw, kilala tayo ng Diyos. At ngayon, sinasabi niya, kaya mo. At naniniwala siya na kaya mong makabangon, kilala ka niya. Alam niya, makakaya mo, makakapag-move on ka diyan sa sakit na naidulot sa'yo ng taong minamahal mo na sinaktan ka. Kaya mo, kilala tayo ng Diyos. Yung panyaya sa atin ng ating Salmong Tugunan na sinasabing, umasa kayo sa Diyos dahil siya ang dakilang manunubos. Nakakaranas tayo ng hirap, pero kung kilala natin ang Diyos, malalaman mong kasama natin ang Diyos sa mga paghihirap na atin pong nararanasan. Nahihirapan din ang Diyos. Hindi lang yan basta nakatingin lang sa atin. Dinadama tayo ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. Kaya nawa po, no? Patuloy nating hingin sa Diyos yung grasya na makilala din natin ng lubusan kung sino o ano ang Poong Jesus Nazareno sa buhay natin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Ang ating itutugon, gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinapanganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran, manalangin tayo.
Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit, naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Iyong mga nauna na sa atin, nalisanin ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at napay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ninawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanihang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapad na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ngay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusa ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusay kay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong
Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.